naman natin ng isang bagong linggo ng kulitan at bakbakan sa kantahan. Kaya tiktropa, bitawan muna lahat ng inyong ginagawa at maki-happy time dito lang sa TikTok Live! Naku mga tiktropa, exciting din ang hulaan sa ulo ng mga balita today dahil makakakulitan natin walang iba kundi si Attorney Lilette Matias, Ate Joe Perry! Yes! True ka dyan. Ako excited na ako para kay MC dahil grabe, grand finalist na siya. Pero hanggat wala pang nakakatalo sa kanya, aba palaki ng palaki ang cash prize na maiuwi niya. Wow! Kaabang-abang talaga kung sino sa dalawang bagong kalahok ang hahamon kay MC. Come on! Kaya sama-sama natin kilalanin ang mga Pilipinong may pusong kampiyon dito sa Tanghala ng Kampiyon! Matagumpay na nakamit ni MC Mateo ang ikalimang panalo. Ibig sabihin, tulad ni Sheena Palad, sigurado na siyang makakarating sa Grand Finals. For a chance to take home a bigger cash prize, nagkaroon ng pagkakataon si MC na pumili kung itutuloy ang laban o magpapahinga para makapaghanda sa Grand Finals. Sa tulong ng kanyang ina, pinili ni MC na ituloy ang laban. Ang tanong, magawa kaya niyang maipagpatuloy ang kanyang winning streak? Tutukan niyan dito sa Tanghalan ng Kampiyon! I-welcome na natin ang ating inampalan, ang record producer na napakaraming viral song covers online, R&B crooner Daryl Ong. Awit Award winning singer, Queendom Diva, the beautiful Jessica Villarubin. Multi-platinum artist, OPM hitmaker, Renz Verano. Magandang umaga ating mga inampalan. Hello po! Nakakadalawang ano na tayo, mga grand finalists. Yes. Ano kailangan gawin ng isang contestant para maging grand finalist sa tingin niyo? Kasi may dalawang girls na tayong nakapasok. So for me, parang lalaki naman. O, mga boys dyan. Ano kailangan gawin ng lalaki para maging grand finalist? Marami tayong mga naging contestant dalawa. Ah, dapat Jessica, maging lalaki. Tsaka dapat ano, pogi kumanta. Pogi kumanta. Paano ba yung pogi kumanta, Renz? Ibig sabihin, macho-macho dating. Ah. Yan ang ibig sabihin. Pag ang gibis yung kinanta, macho na yun. Diba? Ah, pwede na rin. Kaya lang wag lang bubuksan hanggang dibdib yung ano, kanyang damit. sa akin, para ma-defend yung title niya as finalist, kailangan consistent ang kanyang performance. Consistent. Oh. Sa akin naman po, versatility. Kumbaga, every time i-defend niya yung title, dapat meron kaming makitang something na, uy, bago yan ah. Hindi niya ginawa yan ng nakaraan. Yun. So, meron siyang capacity na mag-reinvent ng kanyang sarili during the contest. Versatility. Jessica, spell versatility. V-E-R-S-A-L-I-T-Y. Mali. Versality. Ay, mali pala. Diba? Okay lang yan. Maraming salamat sa ating mga inampalan. Kilalanin na natin ang dalawa nating kalahok, Zoran Cruz. John Patrick Sayo. Sila ang unang sasabak sa Unang Banggan. Very inspiring yung kwento mo kasi I heard na dati estudyante ka but at the same time you're working as a call center agent. Yung time po kasi na yun ay 10 p.m. to 7 a.m. yung shift ko sa call center tapos 9 a.m. may major class na ako noon. So ano yung motivation ko doon kasi gusto ko po talaga makatapos. Yun po talaga yun kasi ang dami pong pinagdaanan ng family. Pero ako, sabi ko sa sarili ko, hindi po ako sasuko. Shooter din po ako before that, pero sabi ko, hindi sapat. Eh, may lumabas po doon na isang call center company malapit sa school. So, ginap ko po yung opportunity. Ang dami mo palang racket just to survive your studies. But, I heard you graduated magna cum laude. Yes po. I'm sure sa pamilya mo inaalay yung success mo. Yes. Ano yung message mo sa kanila? Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila dahil binuo po nila ako bilang tao, bilang ngayon, kung sino po ako ngayon, bilang teacher na nag-i-inspire din ng mga students. Congratulations, Zoran! At ngayon pa lang, we're so proud of you. Thank you po so much. Zoran Cruz ng Parañaque!
Magandang-magandang umaga, Zorin. Magandang umaga po. Saan mo hinuhugot yung emotions mo pag kinakanta mo yan? Sa mga pinagdaan ako rin po sa buhay. Kasi kung babasihin sa itsura mo, very executive yung itsura mo eh. Parang galing sa opisina, hindi ba? Pero ang hugot, napakalalim. Di bale, tanungin natin yung mga inampalan natin. Ano kaya ang masasabi ng ating inampalan? Sir Zorin, nag-enjoy po ako sa performance nyo. Parang classic Pinoy balladeer. Parang ganun po. Tapos, medyo bawas po konti sa gigil. So, medyo relax lang po. Yung giggle, doon nyo po dalin sa climactic part na. Mm-hmm. Sa umpisa, medyo relax lang po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Hi, Zorin. Sa akin lang siguro, Zorin, yung dynamics, medyo i-workout lang natin. Kasi nung unang pasok mo, parang buga na agad eh. Kailangan mo muna kami i-surprise. Medyo may mga parts na kinapos ka ng hininga. Pero nabawi mo naman sa dulo yung part na bumirit ka na. So, good job. Okay. Kuya Renz? Nice choice ng kanta. Napakaganda. Pang contest. Pwedeng pambirit. Maganda yung timbre ng boses mo. Panahon ko yan, yung ganyan timbre ng boses. Nasa style ng mga Basil. Basil. Yeah. Ganon. Haji Alejandro. Siya Haji, medyo nasal yung kay Senyor Haji. Basil, nandito. Nasa dibdib bakat saka dito sa lalamunan. Yan yung style mo. Okay. Yung mga extensions mo nung boses nung mga ng masyadong maiksi. Napuputol mo kaagad, sayang. Medyo haba mo siguro sa paghinga. Yung pag-take in mo ng hangin, higop pa, mas malalim pang higop. Yung change key natin, kulang. Nagkukulang tayo ron. So, ingatan mo yon. Dahil lagi, yan ang tinitignan pag may contest. At si Daryl, ang daming binubulong sa akin. Ayaw mabash. Ang daming pinagsasabi sa akin kanina. Sabi ko, sige, sabihin mo. Tapos pinakinggan ko, wala sinabi. Okay. Pag patuloy mo pagkanta, ingatan lang ang mga nota. Ingatan mo palagi ang nota, okay? Yan. Para maganda ang labas ng iyong awit. Ano score kaya ang ibibigay ng ating inampalan? Zorin, ang stars na ibibigay ko sa iyo today ay 3 stars ang binigay ni Jessica. Renz, Zorin, kailangan mabait ako ngayon kaya ang ibibigay kong ngayong araw para sa iyo ay 3 stars ang binigay ni Renz. Ibibitin muna natin kung ano ang score ni Daryl. Sa ngayon, kilalanin natin ang ating pangalawang kalahok, John Patrick Sayo. Balita namin na sunugan ka daw. Year 2022 po. Nagsimula po yung sunog po sa ano po sa kwarto po ng kuya ko. Wala po kami natirang ano po, damit po. Pero yung part po na kusina po, yun po yung natira. Sunog. Ano lang yung nasalba ninyo? Yung ano po, yung ref po, tapos yung sound card ko po. Ginagamit ko po yung pangkanta po. Sound card po is ginagamit po sa live stream. Ba't naging emotion ka nung sinabi niyo yun? Siguro po yung musika po, yung ano. Yung ano po, yung pag-asa. Parang pag-asa ko po sa buhay. Ganun po. Paano ka naman sinusuportahan ng pamilya mo? Every time po na ano, may audition po ako, sumasama po si mama po. Kahit ano po yung resultang ano po nangyayari po, proud po si mama. Ang laban po ito para po sa pamilya ko. Good luck sa'yo. Thank you. Galingan mo. John Patrick Sayo ng Nueva Ecija. Hi, John Patrick. Hello po. Ang ganda ng apelido mo, Sayo. Yes, parang pangitain, sa'yo ang talento, sa'yo kaya ang panalo. I hope po. Tanungin natin ang ating mga inampalan. Pwede ko bang tanungin, ilan taong ka na? I'm 21 po. 21. Kahit bata ka pa, napaka may emosyon ka kumanta. Mm-hmm. Oh, ang galing. Tsaka ang ganda ng boses mo, ang buong buo. Ang baka nasawi na yan. Nasawi na, no, tingin niyo po ba? Nasawi na yan. Kaya tanungin natin, nasawi ka na ba? Yung kanta po nito is para po sa taong minamahal niya po. Ikaw lamang po. Oh. May minamahal ka na ba? May minamahal ka na ba? Magulang ko po. Magulang. Safe. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend kahit isang beses? Yes po. Nagkaroon. Nasawi ka ba sa iyong girlfriend?
Yes po. Ayun pala eh. May hugot. Kaya naman pala. May hugot na eh. Siguro konting bantay lang sa mga ibang notes na yung nagtatransition. Hindi naman siya flat actually. Medyo, hindi lang siya ganun kaapinado. So medyo babantayan lang natin ng onti yun. John Patrick! Yan! Yun. This is my comment to you. Ang ganda, versality. Yes. siguro yung sa akin, yung ma-advise ko lang, John Patrick, more power lang sa climax part. Yun lang. Okay. Pero, tama. Thank you for that performance. Good job. Okay. Eto na naman, Basha Ball. Meron akong na-notice, same place doon sa buong kanta. Tangi. Always. Yung tangi, medyo nawawala sa tamang ano. Yun lang. Weakness mo yung part na yun. Mm. You have to practice that part. Low notes mo ang strength. Your low notes, yun ang strength mo, yung baritone. Yung dulo mo, la, huminga ka, tas mang. Buin mo yon, finalseto mo. Tuwing gagamitin mo yung falseto na yon, dahil yung falseto naman ay konti lang ang kailangan mong hinga. Yung lamang, ituloy mo. Lamang, ituloy mo yon. Okay? Maraming salamat sa napaka-constructive advice ng ating mga inampalan. Ang tanong, anong score kaya ang ibibigay ng ating inampalan? John Patrick, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay... 4 stars ang binigay ni Jessica. Ang ibibigay ko sa iyo ngayon ay 3 stars ang binigay ni Renz. John Patrick, mamaya na natin ipapakita ang scores ni Daryl. So far, si Jorin ay meron ng 6 stars at ikaw naman, John Patrick, ay meron kang 7 stars. Lamang ka ng isa. Ang challenger na tatapat kay MC, makikilala na natin sa pagbabalik ng tanghala ng kampiyon dito sa Tech Talk Live! Nakabitin po ang ating mga scores ngayon. Daryl, oras na para malaman namin kung anong score ang ibibigay mo kay Zoren. Zoren, dahil idol na idol ko si Kuya Renz, ito ang stars na bibigay ko sa iyo. Renz, what? 2 stars. Zoren, you have a total of 8 stars. Ano namang score ang binigay mo kay John Patrick? John Patrick, ito naman ang stars ko para sa iyo. Magkakaalaman na. 3 stars ang binigay mo kay Patrick. John Patrick, you have a total of 10 stars. Ibig sabihin, ang hahamon sa kampiyon ngayon, John Patrick, sayo! Madudugtungan ba ni MC Mateo ang kanyang winning streak o baka may makaagaw na sa kanyang titulo? Ang kasagutan, tutukan dito sa Back to Back Dapatan! At yan ang back-to-back tapatan ni John Patrick at MC. Whew. Magkaibang style. Sino kaya ang manalo? Ang mananalong kampiyon ay tatanggap na tumataginting na 10,000 pesos. At sa bawat araw na magtutuloy-tuloy ang kanyang kampiyonato, tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize. Inampalan, sino ang mas umangat? Ang napili po namin today, siya yung nag-level up. Nag-level up. Interesting, nag-level up. Pero sa tingin ko, pareho nag-level up. Sino kaya sa dalawa? Maraming salamat, Daryl. Alamin na natin ang scores na binigay ng ating inampalan. MC, you have 12 stars! Ikaw pa rin ang kampiyon ngayon! Congratulations! Congratulations, MC! Woo! Siya ang kauna-unahan nating kampiyonato na naka-anim na beses na panalo. 6, diba? Oh. Yes! Kasi Sheena tried on her 6 pero medyo hindi nag-wagi. Yes, meron ka ng 60,000! Anong plano mo sa 60,000? Ayun po, itutulong ko po kay Mama, sa pamilya ko po, at sa pag-aaral ko po. Pag-aaral. Wow. Yes, MC, magandang plano yan. Up next,
makakakulitan natin ang cast ng Lilet Machas Attorney at Law. At si Ate Jo Berry ang sasalang sa ating balitaan na may masayang hulaan. Tutukan niyan mga tiktropa sa pagbabalik ng TikTok Law! Muli ang ating kampiyon ngayon, MC Mateo! Time check! Oras na para sa ating balitaan na may masayang hulaan. Heto na ang Ulo ng Mga Balita! Ang bongga ng bisita natin dahil makikipaghulaan today, siya ang Ultimate Law D sa Afternoon Prime! Walang iba kundi si Attorney Lilet Matias! Magingay para kay Joe Berry! Dito. Yeah. Oo. Kumusta ka? At saka okay, dinaan, ano? Po. Naku, napasayaw niyo ako. Dinaan sa, ano, sa pa-cute Ate Jo Berry, ha? So cute! Effortless kakutan! Okay. Kamusta naman, syempre, Lilet Matias, naku, antindi ng mga eksena. Yes. Imbitahan mo naman ang mga tiktropa natin na panood at supportahan ang inyong show. And una po, gusto ko magpasalamat syempre sa lahat po ng sumusuporta sa aming Pilot Week. Thank you po for watching. Yay! And sana patuloy niyo po kaming subaybayan, Lilet Matias Attorney at Law sa GMA Afternoon Prime po. Thank you! Yes! Tutukan niyo yung mga tiktropa. Ate Jo Berry, ready ka na ba sa ulo ng mga balita? Ready na po! Yes! At dahil ready ka na, meron tayong tatlong celebrity tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Ang kailangan mo lang gawin ay hulaan ang mga headline na tumutukoy sa mga kwento nila. Mm. Kaya naman ito na, silipin na natin ang mga headline. Narito na ang Ulo ng Mga Balita! Headline number one, nag-grave ng kikyam nag-cutting sa klase. Headline number two, lumusong sa sementeryo para makaligtas sa baha. Headline number three, namitas ng malunggay na hulog sa kana. Headline number four, picture niya kasama ang isang fan ginamit sa scam. Ay, nako, nako. Okay, eto na nga, Joe. Paalala lang namin sa'yo, tatlo dyan ang totoong headline. Totoong kwento. May isa dyan ay panggulo lamang, okay? Pero pwede kang humingi ng tulong sa ating mema maya. Yes, Joe, nandito lamang kami para sa'yo. Oh, kami bahala. Kipo. Dahil, eto, Joe, ha, kada tamang hula ni Joe, may mapupuntang blessing sa mga studio tiktropa! Yes! Ate Joe, bibigyan ka namin ng clue tungkol ito sa tiktropang lumusong sa sementeryo para makaligtas lang sa baha. At para magka-idea ka, ipapakita namin sa'yo kung paano siya naglakas loob na lumusong sa sementeryo. Eto na ang mga tiktropa na kailangan mong i-match! Ang iyong mga kasama sa Lilet Matias Attorney at Law, simulan natin kay EA Guzman! Aksyon! Babe, nakakatakot talaga. Ano ba yun ang tatapakan ko? Sandali. Parang, parang bumabaha na sa labas. Oo nga. Nanay! Nanay! Anong nanay? Nanay! Okay lang, mukha namang nanay. Talaga ba? Okay lang. Kuya. Babe mo ko! Hindi, mas gusto ko nanay. Babe mo ko! Ano ka ba? Nanay na lang. Nanay, babe. Ang dami ko naman dito. Ano ba yan? Hindi, pero totoo ha. Ano? Bumabaha na. Kailangan na natin lumusong. Tara na. Ano ba? Kaya mo na yan. Hindi, bakatay mo ko. Hindi, mabigat ka. Ano ba naman yan? Hindi pa ako nag-aalmusal. At syempre, ito naman ang napakaganda, napakabait, Annalyn Baro. Action! Ay, teka lang mga sis. Bahang-baha. Teka lang ha. Ay, dirty! Mga madirtyhan tayo sis, eh! Sis! Huwag kang sis ng sis, tito kita! Tito ano mo ba ako? Sandali lang, nakikita niyo ba yung lumulutang mo? What is that? It's a train nyo! Ay, it's a tibia! It's tibula! Alam mo, kailangan na natin lumusong sa baha. Pero! It's very dirty! Baka magkarta na okay lang yan kasi dirty ka naman na talaga! Maraming ako dyan! Okay! Ito naman tayo! Siyempre, eksena si Charmaine Santiago! Aksyon! Huwagi! Beshi, ayoko pumunta dyan kasi ang baha! Ano ba, ang garden mo ni kakagandahang bakla? Uy, ano ba? Ayoko talaga! Nakakatako! Bakit? Ano yan? Munta! Salamin yan, salamin. Ayan, acting, grabe, diba? Ay, Joe Berry, sa tingin mo, sino sa kanila yung totoong lumusob sa baha, diba? Parang yung lumusong sa sementeryo is... Sino?
Si Ate Charmaine. Charmaine. Ah, pwede, pwede. Ah, Charmaine. Pwede, yes. Parang convincing yung acting ko kanina. Lumusong sa cemetery para makaligtas sa baha. And how about EA? Parang feeling ko naman yung sa Kikiam si Annalyn po. Annalyn! Sigurado na ba? Okay lang po, attorney. Annalyn, diyan ka na sa Kikiam. Nabira ko una. Tapos, cutting classes. Okay. Tapos, si EA is yung picture na kasama ang isang fan ginamit sa scam. Sa scam. Feeling ko. Oh, yeah. Kasi guwapo naman kasi, oh. Tingnan. Sure ka na dyan sa mga choices mo. Pwede pa mag- yes, sure attorney na po. Dahil sure na si attorney, alamin natin kung may na-i-match ka ba sa pagbabalik na TikTok Live! Alright, ito na ituloy na natin ang balita na may masayang hulaan. May na-i-match kaya si Joe. Alamin na natin yan. Anong sabi ng balita? Grabe, magkakating. Isa lang ang tumama. Yung kipo. Ayan. At yun ano ay kay Annalyn na grape ng Kikiam na cutting sa klase. Sure na siya ako tumingin kasi pagkain. Okay, Annalyn. Nireveal mo naman yung secret ko. Ang hilig mo pala sa Kikiam. Yes. Kailan ito nangyari, girl? High school ako. Kasi ano, sabi ko lang sa yung teacher kasi namin, madre, kasi from Benedictine School kasi ako. Tapos sabi ko na ano, pwede po bang mag-CR? Tapos nagtaka siya, ang tagal-tagal kong mag-CR. Kasi so, nireport niya ako nasa CR ba yung Kikiam? Nasa kantin ako, mamang. Kumain ako ng Kikiam. Ang tagal-tagal ko doon. Oh, pero ugali din talaga ng mga estudyante yan. Yun, yung pagdating mo sa klase. Alam ko na! Pwede lahat. Pwede lahat. Maraming batang nanonood dito, sabihin mo na mali yung sinabi. Oh, syempre lang kayo magsisinungaling sa mga teacher niyo. Magbaon na lang kayo ng pagkain kung gusto niyo talaga. Ganun. Huwag mong tulad sa ginawa mo. Huwag niyo akong gayahin, ha? At dahil tama si Ate Joberry, merong additional cash prize ang ating mga TikTok Live Studio TikTok-rama. Oh, agad-agad. Eto, tawagin naman natin siyempre si Charmaine. Yes, si ate. Ate Charmaine. Siya yung ano? Namitas ng malunggay. Nahulog sa kanal. Ako yun. Alam mo kasi, umakyat ka ba? Hindi. Ano yan eh, pandemic time. Inutusan ako ng nanay ko isang tanghalian. Sabi niya, gagawa ko ng inabraw. Ay, sarap. Saka mga, basta gulay-gulay. Yes. And sa village namin, di ba, pag sa bakanteng lote, yung mga homeowners. Uy, nakatira sa village? Ang ganda ng hams. Bato sa amin gulo. Kanila yung village. Sa village namin. Yeah. Sila may ari ng village. Pero, namimitas ng malunggay. Nahulog sa kanal. Ano may village yun? May kanal. Hindi, pagpakanteng lote, nagtatanim talaga ng mga malunggay yan. Hindi, tsaka ang malunggay kasi, pag binakod mo yan, pinangbabakod yan eh. Tumutubo. Ang very, very easy patubo yan. Mabilis. Tanghalian, siguro nagtatanghalian yung mga tao. Yung bakanteng lote, corner lote, may manhole yun, yung drainage. Nahulog. Yung may natatanggal na ganun. Naiintindihan namin yung sinasabi mo. Bets namin yun. Pero kasi nga, ang malunggay po, madaling patubuin, mahirap palubugin. Wow! Bakit ka doon? Aminin mo, nakailang buhos ka na, nakalutang pa yan. Tama. Higit sa malunggay yun, mama. Buo pa rin. Kumukulumpot lang, mama. Malunggay yun. Hindi, ang nangyari, eto na nga. Nung dadakotin ba yun, yung kukunin ko na siya, doon ako sa drainage sa kanal. Ang galing. Pagkuha kong ganyan, napapikit ako. Pag dilat ko dahil, ka-level na ng mata ko yung daan. Nando doon na ako. Sa bigat kong tumamahang, nabuhat ko talaga yung sarili ko. Kasi, hindi ko alam. Pag hindi ako nakita, wala yes, na. It's either sumalusob ako doon sa loob, walang Ayaw makakita mo sa akin. Sa susunod sa barangay na natin, explain niyo. Salamat, tuloy pa natin. O sige, ay, naman ay, ito. Naging isang oras na kami. 45 minutes pa rin. EA, si EA naman! Lumusong daw siya sa sementeryo para makaligtas lamang sa baha. Sa amin yan. Oo, kasi nung time na yun, bumabagyo. So, yung bahay namin. Anong year to? Bata pa ako nang siguro mga...
1942. 2000. Year 2000. So, baha dun sa bahay namin. And then, yung bahay kasi namin, katabi nun, is sementeryo. Ay! Oo. Wow. So, sobrang taas nung baha, hanggang bewang ko nung time na yun. Ang tanging place na pwede naming puntahan at pwede kaming dumaan is dun sa loob ng sementeryo. Kasi medyo mababaw, may babaw yung tubig. Tapos, sure kami na kapag tinapakan namin, eh walang mga kanal-kanal, walang papasok yung paa namin sa lulusot yung paa sa, at least grass lang siya. Tapos tuloy-tuloy, so mas mababaw dun. Saan ba lugar yan? Sa ano to? Pasig. Pasig, oo. May Pasig. Mga bahain talagang lugar dyan. Yes, pero may mataas din namang party dyan. Mm-hmm. Totoo. Yun. So, after that experience, ano na yung na ano mo, pag naaalala mo? Maswerte pa rin kami. Maswerte pa rin kami. Totoo at least yan. Yun lang yung napagdaanan namin. Walang diba? Nasaktan. Yes, walang... Totoo. Totoo yan. Tsaka wala naman tayong dapat ikatakot sa mga sementeryo, di ba? Oo, wala. Dapat wala. Mas matakot tayo dun sa mga buhay. Yan yung may mga capability na gumawa ng mga masamang bagay. Yan ang tama sinabi ng Faye. Matakot tayo sa buhay na pwedeng gumawa ng masamang bagay sa mga bagay. Maraming salamat. Thank you. Kumusta ang experience mo dun, Jo? Kumusta yun? Ang saya po. Sorry guys. Isa lang yung tama. Atonya, at okay least naman naka one point ka naman. Naka Ate Jo Berry. Okay na yan. Yeah. Congratulations pala sa inyong Pilot Week. Yes. Paka-invite naman ang ating mga tiktropa na suportahan ang Lilette Machas at Tony at Law. Ayan. First po, syempre maraming salamat sa pagsuporta nyo po sa aming Pilot Week. Sana po huwag kayong bibitaw na kung napakarami nyo pa pong nakaka-excite na kailangang abangan sa show namin. Lilette Machas at Tony at Law. Kailan ang airing, Jo? After Abot Kamay po yan, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ms. Charmaine? Yes, abangan nyo po ang journey papunta sa Tugatog ni Attorney Lilette Matias. Analis? Marami pa po kaming away ni Jo dito. Yes. Abangan nyo guys ha, yung pag-aaway namin ni Jo. At syempre, Bubble Gang every Sunday, 6:15 p.m. Yes. At syempre, itong Lilette Matias, Attorney at Law, is directed by Direct Adolf Alex. Whoa. And abangan niyo po ako bilang Kurt Ignacio. At abangan niyo rin kung kakampi ba o kalaban si Lawyer Attorney dito, Kurt no? Ignacio. Yes. Sobra! Yes. Ay, paano? Sobra. Sobra. Ganito. Thank you, yes. 8 o'clock. At pagkatapos po ng Lilette Matias, makiling po manood kayo. Thank you so much, Kuya Kim! Wow. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat din sa lahat na naki-happy time today. Kita-kits po bukas dito lang sa TikTok Live!